ng Pinara, naging matagumpay pa rin ang second qualifying ng Liquid Gas LPGMA Tour of Luzon 2010 sa Tagaytay City kahapon. At sa aming pagsubaybay sa nasabing karera, napilitan pa ang organizers na gumawa ng mga makeshift race numbers upang ma-accommodate ang lahat ng mga nagnanais na pumida. Narito ang report ng aking sports partner na si Snow Bass. Ng banta mula sa iba't ibang mga cycling group at association ng pag-stage ng Liquid Gas LPGMA Tour of Luzon second qualifying sa ilalim ng field cycling ni Mayor Bumble Tolentino. Kahit pa sinabayan ito ng isang karera sa Antipolo sa Rizal kahapon, walang kaduda-dudang box office ang registration at turnout ng mga siklista at enthusiast kahapon. Nakapagtala ng panibagong race record ang pakarera ni Ginoong Arnel D ng LPGMA sa talang 230 riders para sa elite. Samahan niyo pa ito ng mahigit 300 riders ng executive. Kabilang sa mga big-time Filipino pedal pushers na lumahok sa Bacarera ay sina two-time champion Victor Espiritu, 2006 Panjak Pinoy King Santi Barnachea, 2009 Tour of Champions hero Joel Calderon, 2009 Liquid Gas Tour of Luzon King Mark Jan Guevara at mga favorites na sina Lloyd Lucien Reynante, Valer Ravina, Dante Cagas, Sherwin Carrera, Erickson Obosa at marami pang iba. At nang magsimula na ang karera, ang tipikal na maulap, malamig at umuulang panahon sa Tagaytay City ang kagyat na sumalubong sa mga siklista. Lalo pang humirap ang 160 km Tagaytay City to Tagaytay City route nang magrelyebo ang ulan at araw sa pagsalubong sa race column. Nang dumating na ang karera sa bulubunduking bahagi ng Ilian, Batangas, dito na humiwalay ang mga matitika sa mga baguhang riders. Umabante sa harapan ang mga tour veterans na sina Carrera, Obosa, Reynante, Gagas, Calderon, Barnachea, Sherwin Jamsay, Jay Tolentino, Guevara, Oscar Rendole at mga bagitong pangalan mula sa Liquid Gas team na sina Chris Hoven, Jeffrey Monton at Tuts Tumido. Subalit sa huling assault to the finish line sa may Batolao sa Nusubu, Batangas, dito naman tila nag one-on-one sa harapan sina Road Bike Philippines 7-Eleven rider John Mark Guevara at Joel Calderon. Ang dalawang kampiyon ng Tour of Luzon at Padyak Pinoy ang nagmistulang nagpapatunayan kung sino sa kanila ang karapat-dapat na tawagin Ultimate Philippine Champion. Kasama ng dalawa sa star-studded 15-man breakaway group sina Barnachea, Obosa, Carrera, Rendole at mga pasibol na sina Tumido, Monton at Hoven. Pero sa pagigirian ni Guevara at Calderon, pumuslit sa harapan sina Carrera at Monton. Lumayo ng lumayo ang dalawa. Pero dahil sa hindi niya forte ang akyatin, unti-unting napagal ang 6'2 na si Carrera. Dito ay nagpasya si Tumido na hintayin ang apat na chasers upang makapalit na nila sa trapo. Hindi nagtagal ay nanumbalik sa anim ang breakaway group kasama sina Monton, Rendole, Calderon at Obosa. Tungo sa final 2 kilometers ng Carrera ay naging monotonous ang kompleksyon ng harapan ng race column. Pero sa huling kalahating kilometro ng Carrera, nagbanta sa harapan sina mountain climbers John Mark Guevara, kasama ang mga bagong dagdag na sina Elmer Atilano at Benito Lopez. Binulabog na mga ito ang mapayapang pidalan sa first group dahilan upang maglabo-labo sa harapan sa kabila ng maulap na lansangan. Subalit tuwo sa finish line. Dito naman umira ng killer's instinct ng Liquid Gas rider na sina Tumido at Monton. 1-2 finish ang nirehistro ng mga ito sa harapan nina Lopez, Obosa, Guevara, Atilano, Calderon, Rendole, Carrera at Daniel Asto. Ang sampu ay tumanggap ng mga cash prizes, habang ang iba pa na pumasok sa top 20 ay isasama ng field cycling sa pool para sa mga pagpipilian sa Laos Southeast Asian Games. Matapos ang karera, inamin ni Muto na magiging inspirasyon niya ito tungo sa lalo pang pagkamit ng kanyang mga pangarap na maging tour champion at international figure. Alam mo talaga yung mga laro sa labas yun. Hindi pa ako nakadami. Okay. So ano balak mong gawin after this? Anong balak mong pag-i-achieve? Meron ka ng isang panalo, meron ng pangalan, yung Tuts Tumido, ano ba yung balak mong makamit? Sana magtuloy-tuloy na. Kung papala rin, kahit ano lang mabot, basta kaya. Samantala, pinasalamatan naman ng coach ni Tumido ang suporta ng Liquid Gas at LPGMA sa kanilang mga siklista at maging sa Philippine Cycling. Ayon kay two-time champion Renato Dolosa, tunay na magkakabunga at sisibo ng cycling sa bansa kung papasok ang tulong ng mga pribadong sektor. Kaya yung moral nila napakataas at hindi nawawala, hindi napapakanti sa pagbabay. Ang pinakapahinga lang talaga tulog ka is, and then everyday, ang sayo kahit medyo. At yung mga laro ng mga maliit, ginagawa nila ang sayuan para mawala yung kaba. Kasi mga veterano, yung kampanya wala na eh. Itong mga bata ko, ang kampanya ito napakalaki. Pero kung everyday nila makakalaro, wow,
successful rin po ang pagtatanghal ng executive races ng Liquid Gas LPGMA Tour of Luzon Qualifying sa Tagaytay City rin po kahapon. Mismo si Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA President Arnel T. ang namuno sa 300-man pre-category races. Dinalaho ni Ginoong T ang koponan at kanyang malapit na kaibigang si Eric C. ng American Vinyl. Bukodo kay Ginoong T, lumawak rin po ang iba pang mga tanyag na mga executive riders mula po sa iba't ibang mga malalaking kumpanya sa bansa gaya ng Francia, Happy Nuts, DPT Low, LPGMA, Liquigas, Jerry's Grill, Jack Motors, Exera, Mosimo, Sunto, Fitness First, CNC at marami pang iba. Subalit nang matapos na po ang inulang rin po na 108-kilometer race, tumayong matitigas sa Category A ang eventual champion na si Jaime Basilio ng Team Mosimo. Sa pagtalako nito ng oras na 1 hour, 52 minutes and 34.60 seconds. Halos kasabay naman o na tumawid sa finish line ni Ginoong Basilio si Abner Ompad ng Pair Cargo at pangatlo naman po ang isa pang Mosimo rider na si Ginoong Danilo Sena. Galing palang pumitan nyo ni Sarti o. Ang executive race po ay qualifier rin